Sa mga video tulad na ito, humuhugot ng inspirasyon si Rolly Abihay para magsimula ulit. Para kay Rolly, masarap balikan ng alaala ng kanyang tatlong aso na ilang taon niyang kasama at pinagsilbihan siya. Ang tigang puso ng netizens matapos makita na nire-revive ni Rolly ang kanyang mga alaga nang ilabas sa kanilang nasusunog na bahay nitong Huwebes. Sa panayam sa ABS-CBN News, ikinwento ni Rolly ang kahalagahan ng kanyang fur babies na sina Kiray, Maui at Kiara. Nasawi rin ang isa pang alagang aso na si Luna na binigay niya sa kanyang biyanan. Bagaman sinubukan niyang pumasok sa kanilang nasusunog na bahay para kunin ang mga aso, sabi niya, hindi siya umabot at pinigilan din siya ng mga bumbero dahil delikado ang sitwasyon. Nung makita ko sila, hindi sila sinunog eh. Alam ko na suffocate lang siya, kaya sinubukan ko siyang itry na i-revive. Lahat ng parang ginawa ko eh. Sa akin, aso ko, importante niya. Maglilimang taon niyang alaga si Kiray, ang kulay brown at pinakamalaki nilang aso. Magdadalawang taon naman niyang kasama si Maui at Kiara. Mga matatalik na kaibigan na kung maituturing ang tatlong alagang aso. Nahalikan na ko lang sa labi niya yung mga yan. Yung tatlo. Sila nagagalit ng asawa ko. Sa totoo lang, ngayon ako umiyak sa ganyan. Pero kung medyo maaga ako, pag naka-uwi ako, siguro dinabot ko talagang pipilitin kung pumasok. Bukod sa mga nasawing aso, sunog ang buong bahay ng pamilya ni Rolly. Kaya nangangailangan din sila ng tulong pinansyal para makapagsimula muli. Yung bahay kasi, kahit madaling palitan eh. Pero yung aso, medyo ang hirap na makakita ng ganong aso ka kalambing. Malambing sa akin yung mga aso ka. Samantala sa mga tent muna, pansamantalang naninirahan ang higit 100 na pamilyang nasunugan. Walang naisalbang gamit si Amalia Afundar na nagluluto nang mangyari ang sunog. Nangangamba rin siya na i-relocate sila matapos ang sunog. Mas lalo kaming mahirapan. Dito kahit barong-barong lang ulit magkapsimula kami, kahit bahay lang na matatulugan. Nangako ng tulong ang barangay para sa mga nasunugan. Isa sa mga hamon ngayon ang init sa tent pagsapit ng hapon at kawalan ng kuryente sa kanilang lugar. Kailangan sikasuin natin yung magagamit nila sa pagtulog, yung makakain nila sa almusal sa umaga, tsaka yung mga damit na kailanganin din nila. Sa init talaga hindi natin maiiwasin dahil wala talaga tayong magagawa. Magbibigay ng pang-almusal, tanghalian at hapunan ang barangay sa mga nasunugan. Nakapagpalista na rin ang mga nasunugan para sa tulong ng gobyerno. Job Manahan, ABS-CBN News. Tuloy-tuloy po ang ating pagpapatrol sa bayan mula Lunes hanggang Biyernes sa TV Patrol. Alas 6:30 ng gabi hanggang Sabado at Linggo sa TV Patrol Weekend. Sa bago nitong oras, alas 5:30 ng hapon.